So ayan, hello guys. Good afternoon sa inyong lahat. So, ito na naman si Kuis. So, sasagot lang tayo ng konti dito sa mga nagme-message sa atin, no? Lagi po akong available. Sumagot sa inyong mga tanong. Hanggat makakatulong po ako sa inyo kahit anong concern nyo. Basta about sa Grab, ha? Basta yung alam natin. Siguro kahit mga ilan sa mga hindi about sa Grab. Pero makakatulong naman ako sa inyo eh. Sige lang. So ito, balikan lang natin to, no? Yung nireplyan natin. Pero madami tayong, marami ako nire-replyan ng mga messages sa akin dito sa aking Facebook page, Kuis TV. So kung di pa kayo nakapalo, pakipalo na lang and pakishare din yung mga videos natin. So ito, sabi niya. Sabi ni Bonifacio Jr., sabi niya, are you available to chat? So, hindi ako nakapag-reply dyan. So, naka-auto-reply yan eh. Wait for a while, baka medyo busy ako this time. Ayun, no? Boss, good morning yan. Good morning. Boss, good morning. Isa ako sa masugit mong taga-suporta dahil sa vlogs mo about kung paano huminto sa addiction ng alak. Eh, ngayon nahinto ko na, ba? Good for you, di ba? And ngayon naman gusto kong mag-level up sa career, boss. Sana makahingi ako ng tulong tips kung paano maging Grab driver. So nakita niya na, nag-grab tayo, no? Dahil before meron tayong video paano maka alis sa addiction, no? Sa mga addiction natin. So eto na, may mga knowledge and experience naman ako about small business like lugaw para shawarma na pwede ko din ituro sa iyo in return, boss. Sana mapansin mo message ko. Maraming salamat sa answer. God bless. Ride safe always. So, eto na. Finally, nakapag-reply na. Hello po. Good afternoon. Kasi lagi naman nag-reply. Hello, boss. Ano po may tutulong sa inyo? Sabi ko. Kung paano po maging Grab driver, boss. Join ka dun. Eto yung sagot ko sa kanya. Join ka sa mga GC ng Grab. Kasi mahalaga yan. Nag-join kayo dyan para makahanap kayo ng operator. Then, hanap ka dun na nag-hanap ng driver. Kasi, sa mga GC, sa mga group chat o mga groups sa Facebook page ng Grab, madami po dyan naghahanap ng driver, no? Okay, Kuis TV, thank you. Tapos ito pa, nag-message ulit siya, April 29. Sir, good day. Nagtatanong po ako sa system about sa boundary. Magkano po average boundary naglalaro sa sedan 4-seater, SUV 6-seater? Tapos po, obligado po bang bayaran ko yung coding dahil po sa akin ang garahe? Ganun po ba kalakaran o depende sa usapan? Ito sagot natin, sedan. Dito naglalaro yung boundary natin ngayon, kalakaran, no? 1,000 to 1,100, no? Yung mga bagong unit po ito, ah, hindi yung mga lumang unit, no? So, depende sa usapan. No? Kasi nga, ang operator po ay iba-iba. Hindi pare-parehas, no? Good day, boss. Salamat po sa info. Sakpong napanood to. Napanood ko newly upload mo po na video. Tandaan ko po yun, boss. Good relationship sa operator para makakuha ng exit clearance. Pwede po kasing i-take advantage ako kasi newly registered Grab driver ako. Unit niya po yung first journey ko. Siguro tanggapin ko na kahit above range po sa boundary ang gusto niya. So, ibig sabihin, nag-above dun sa range nung sinabi ko na 1,000 to 1,100, no? Sa, kasi nga, iba-iba ang operator. Ito yung sagot ko sa kanya, pwede naman din, bro. Basta kikita ka naman, wala namang problema kasi iba-iba talaga operator. So, yan yung ilan sa nag-message sa atin na sinasagot natin. Hindi ko na mapapakita lahat kasi masyado na madami, no? Pero ito, binalikan ko lang to. No, gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang nagre-reply si Kuis. Nagre-reply tayo sa mga nagtatanong about paano mag-renew, paano ba yung proseso, paano ba magpasok ng unit sa Grab, peki iba yung ano, papel nila, no? Maraming tanong tayo na encounter. So, dahil medyo kinakarir na natin itong paggawa ng video, pagbablog, binabalikan ko lang yung ilang mga messages dito, no? At isa to sa mga gusto kong balikan kasi nga kaya ako to gustong balikan. Meron siya sinabi dito na
ay sabi niya dito, hindi yung masugit kong taga-suporta eh, dahil sa vlogs mo about kung sa paano huminto sa addiction. Napakahalaga po yan. No? Kung isa kang tatay, isa kang magulang, at alam mo na meron kang addiction, ayun na, tinamaan ako ng araw. No? Meron kang addiction, gaya ng paninigarilyo, pag-inom, at ibang klaseng addiction pa. Daming klase ng addiction. Baka kailangan mo na yun ihinto. Dahil hindi yan makakatulong sa iyong pamilya. So, ang unang-unang dapat mong gawin, panuwarin mo yung video. Paano? Hindi. Ang unang-unang kailangan natin para makaiwas sa bisyo is magkaroon tayo ng totoong relationship sa Diyos. No, kay Jesus Christ. Kasi pag meron tayong maayos na relasyon sa Panginoon at totoong relasyon sa Kanya, sure, si Lord yung tutulong sa atin para mawala yung bisyo natin. Plus, pangalawa, pagka magulang ka, kailangan wala ka talagang bisyo. Bakit? No? Para mas maaga mong matupad yung pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi, ang addiction na hindi makakatulong sa pag-abot ng ating mga pangarap. Dahil ang addiction ang papatay sa atin. Ang addiction ang magpapahinto sa atin. Ang addiction ang gagawa ng paraan para maging stagnant ka. Para huminto ka na dyan at huwag ka nang umasenso. Huwag ka nang mag-level up. Kaya ako to binalikan tong message na to. No? Hindi lang naman para ipakita na sumasagot talaga tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys, panoorin nyo yung video. Lagay ko dito sa ilalim yung link. No? Yung link ng video. Isa yan sa mga una kong video. At tinestify ko dyan na meron din akong pinanggalingan na bisyo. No? May mga tinanggal din ako. May mga sinacrifice ako bago ako makarating sa kung nasaan ako ngayon. Di pa naman ako successful. Di pa naman ako mayaman. Marami nga akong utang. No? Pero isang bagay lang pinag-aiba ko. Pinili ko na umiwas at lumayo sa bisyo. Yun yung iniwasan ko. Kasi nga, para yan sa pamilya ko. Para sa asawa ko, para sa mga anak ko. Para din sa akin, syempre. Diba? At hindi naman din makakatulong talaga yun. So, kung kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng kausap, bigyan mo lang ako. Baka sakaling makatulong ako. Diba? So, from dun sa wala, no, walang unit, magkaroon ng unit, medyo nakahanap ng paraan, paano makapaglabas pa ng unit, hindi makapaglabas pa ng unit, diba? Makapaglabas uli. Diba? Tuloy-tuloy eh, no? Kasi nga, una kong ginawa is inayos ko yung sarili ko. Gusto mo masenso? Unang-una, kailangan mong ayusin yung sarili mo. Diba? Lalo na, pag tayo, tatay na tayo, may mga anak tayo, katulad ko, apat ang anak ko. Hindi ako pwedeng pa-banjing-banjing lang. Hindi ako pwedeng pahinto-hinto. Hindi ako pwede yung lagi naninigarilyo. No? Kasi meron akong na-encounter na isang kasabihan. Why don't you stop the thing that has the potential to destroy you? Bakit di mo daw tigilan yung mga bagay na one day, i-destroy ka, sisirain ka. Ano yan? Alak, sigarilyo, drugs, babae, sugal. Lahat yan, sisirain ka yan. So, kung ikaw, meron ka sa mga ilan sa mga yan, eh, kailangan mo na yung tigilan. Sigarilyo, sisirain yan yung lungs mo. Kakasakit ka, pwede ka magkaroon ng lung cancer. Marami pang cancer, di ba? Alak, ganun din. Addiction sa online gaming. Kahit ano man yan. Sa tungkol sa sumusobra na addiction, ibig sabihin, sumusobra na bagay, addiction po yun. Hindi sumusobra na addiction. Sumusobra na bagay, addiction ang tawag doon. Kailangan mo yun itigil. Dahil papatayin ka nun. One day magsisisi ka. At sasabihin mo, sana pala. Diba? So, yun lang. Kaya ako to binalikan tong video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video. And please support me sa pag-follow ng aking Facebook page, no, at pag-share ng aking mga video. Kung nagustuhan mo tong video na to, please, pa-share na lang. Maraming salamat, everyone. God bless.